Hello mga Katropa Media Online! Welcome sa show na Doble sa Chika, Doble sa Opinyon, Doble, Darla! Oh, Darlita, ba't parang nagtatago ka dyan? Ano meron? Huwag ka maingay, kasi nakaaway ako dyan. Baka makita ako. Ayan, kasi ang init-init lagi ng ulo mo, kaya napapaaway. Okay. Hayaan mo na. O, sige na nga, bigyan mo na lang ako ng mga chika ngayon. Ano bang chika mo? O, eto na nga, para tapatan ang init ng ulo mo, yung init ng ulo din ni Baro na pinag-usapan last week. At saka ni Ping Medina, nabalitaan mo naman yun, di ba? Ay, oo, ito ba yung ano, an issue? Ay, nakakaloka, para mas maklaro at hindi ako ang i-quote mo, eto si Ping ang magkukwento. Pagpasok na niya, syempre, umiiyak-iyak na ako, sumisigaw-sigaw na may packaging tape sa bibig ko. Tapos, binuksan niya yung zipper niya. Tapos yun, nakita ko pa, anong gagawin nito? So parang nakikita ko na yung ari niya. Pero hindi ko makita talaga kasi may luha doon sa mata ko. Tapos na nakafocus ako doon sa ginagawa ko. Tapos yun, nung naramdaman ko na parang may bumabasa na doon sa dibdib ko. Ayun, doon ko na-realize na, ito na yun. Saan ka pinamaasin? From here, dito. Tapos, dito lang eh. Tapos, sobrang nababasa na to kasi tumutulo na sa gilid. Dapat, ang gagawin lang niya, may packaging tape sa bibig ko. Bababa niyang ganun. Tapos, hayaan lang niya akong humingi ng to beg for my life. Na huwag niyo ako patayin, huwag niyo ako patayin. So, umiiyak na akong ganun. Tapos babalik lang niya, tapos aalis siya. Ano lang, wala siya sabihin, wala siyang gagawin dapat. Oh, ayan na nga nangyari, Darlita. Akala kasi ni Ping, duduraan lang siya, pero iba na, inihiyaan na siya. At saka sa galit niya tuloy, nasuntok niya yung bakal. Nakakaloka. Pero baka lasing si Baron, kasi di ba may chika na parang nakita ni Ping, na ikwento ni Ping dun sa Facebook post niya na may hawak na alak si Baron nung time na yun. Oh, eto na nga, yun na nga ang chika, medyo nakainom nga daw itong si Baron. Pero dagdag pa dyan, talagang mainit daw yung ulo ni Baron nung araw na yun. Etong kwento ni Ping. Hindi ko alam kung bakit, pagdating ko pa lang sa set, late ako dumating mga gabi na. Tapos hindi ko alam, parang medyo agit na siya. So ako, parang naramdaman ko na yung bad energy. So medyo lumalayo na ako sa kanya kasi parang gusto niya magmadali. Tapos nagre-reklamo na siya about dun sa production. Parang big budget pala to eh. Parang ganun, may sinasabi siyang mga ganun na comments. Tapos na ayoko lang mahawa dun sa bad energy niya. So yun lang yung napansin ko talaga. Pero ayon ko kung napikon siya dun sa ex na wala akong, hindi ko talaga, hindi ako sure. Naku, may mga issue ngang ganyan. Pero eto, curious ako, ano ang buwelta ni Baron sa mga chika ni Ping? O, beast mode Baron, ikaw naman ang magkwento ng side mo. Ping, nagpaalam ako sa'yo. Miss Direct Arlene, nagpaalam po ako sa inyo. Yung sa gagawin ko. May sinabi po akong statement. Hindi niyo binasa. Hindi niyo alam kung anong pinagagawa niyo. Pangalawa, wala tayong kontrata. Pero, ang pinagagawa niyo sa akin, manakit o manampal at sinampal din po ako. So, akala ko, yun po yung game plan ninyo. Ako po'y, sige, okay lang. Tanggalin ako sa industriya. Okay lang. Walang problema. Yung akin lang, yung katotohanan, may labas. May behind the scenes bago pa man mag-shoot. At nagpaalam ako sa inyo 3 times or more. Pagkatapos ng eksena, nilapitan ko kagad si Ping at sinabi ko, I'm so sorry. So ano po itong ginagawa niyo sa akin ngayon? Pinapakita niyong masama akong tao. Tapos ikaw, sige, naihian kita. Pero nagpaalam ako 3 times kahit sa'yo. Nakarecord yan sa behind the scenes. Kung meron, pwera lang kung binura niyo. Pwera lang kung binura niyo. Pero wala akong binastos, man. Lasing? Anong lasing? Pakita niyo lahat. Mag-isip kayo. Lawyer up. Oh, ayun, nagpaalam naman daw. Hindi nga lang specific, pero nagpaalam. Pero nakakaloka pa rin, no? Pero ano ba ang latest? Kasi parang balita ko parang nagsampa na ng reklamo sa PAMI or sa Professional Artist Management Incorporated itong si Ping.
Oo nga, at saka nung Saturday, naglabas na ng statement yung PAMI na sinasabihan lahat ng mga artista ng managers na members nila, huwag muna makapagtrabaho dito kay Baron hanggang mentally fit saka psychologically stable na yung actor. At saka gayon din naman sa director kay Arlie de la Cruz na huwag din na ipagtrabaho yung mga talents nila doon, na inagrihan naman ng kampo rin ni Baron. Actually, buti naman at nag-decision agad yung PAMI, no? Pero anong reaction ni Baron dun sa statement ng PAMI? Eto, nag-sorry naman in fairness si Baron sa mga nagawa niya. At saka sabi niya, hihintayin niya na lang daw na maging ready, maging maayos ang lahat. Wow, buti naman at talagang kalmado niyang tinanggap yung desisyon na yun, no? Para mas okay na rin nga yung ganun, para wa masyadong gulo, di ba? Kalakaloka? Eto nga, kalmado niyang tinanggap. Pero nakakaloka ako kasi nakita mo yung mga recent posts ni Baron. Meron siyang mga posts na hindi natin pwedeng ipakita. Tapos meron siyang parang nagbabanta siya na huwag siyang i-provoke na i-provoke dahil meron siyang ibubulgar na something na parang may pinanghahawak at siyang kakaiba about thing, no? Ay naku, alam mo, parang sa chikang ito, lahat sila naging unprofessional, ha? Buti na lang ako, lagi professional. Ayun nga, well, sana itong si Baron tumigil na, sana magmaayos ng lahat. Naku, baka tayo pa ang balikan ni Baron, Darlita. Kaya magpaalam na muna tayo ngayon. Kita-kita ulit tayo bukas. I'm Darla. And I'm Darlita. And this is Doublet Darla. Hello mga kapamilya online! Ayan, lagi kayo maging updated sa mga chika sa Doublet Darla! Mag-subscribe na po kayo sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel! Tama! At syempre, panoorin lahat ng mga latest videos! Gina!